Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang magiging official candidate sa kanila dito sa laban ng Miss Grand Philippines? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So ito na nga guys. 8 days to go. Malalaman na natin kung ano ang magiging eksena ng mga kandidata dito sa Miss Grand Philippines. Sino nga ba ang magiging official candidates? Kasi meron naman ng kandidata. Hindi na sila nagpa-screening kasi nga meron na silang mga kandidata. Pero kung sakasakaling silang tatlo magsabay-sabay, sino nga ba ang mas kabong? Marami kasi nagsasabi na sana daw sumali daw si Celeste Cortesi. Marami din nagsasabi na sana daw si Herlyn Budol. Marami din nagsasabi na sana daw si CJ Apiasa na daw talaga. So, sino ba yung the best na ipapadala natin sa Miss Grand? Kung sakasakaling nandiyan dyan silang tatlo or dyan sa mga kasagutan dyan sa mga iniisip ninyo, di ba? So kung ako ang tatanungin ninyo, syempre mas gusto ko mas maganda, mas bongga. Sa totoo lang, si Herlyn Budol, doon muna tayo kay Herlyn Budol, better siyang ipadala talaga sa Miss Grand. Sobrang winner yung beauty na meron siya. Sobrang winner yung performance niya. Kaya niyang makipagbardagulan, kaya niyang rumampa, at kaya niyang umeksena. Kasi mataas yung kumpiyansa ni Herlyn Budol sa sarili niya, at isa to sa mga katangian na hinahanap ni Mr. Nawat. Yung marunong mag-perform, pag pinakanta mo, kayang kumanta, pag pina-acting mo, kayang umacting. So, malaki ang advantage ni Herlyn Budol kung sakasakali, kasi artista siya. Plus, gusto niya maraming followers, di ba? Gusto ni Uncle, maraming followers yung kandidata. At ayun din yung mga katangian na meron si Herlyn Budol. Kasi kung followers sa social media, talaga naman napaka-winner. Sobrang dami, di ba? Kaya si Herlyn Budol ay isa sa mga nakikita natin na talagang kabugera, rampadora, at eksenadora. So, yun. Kaya masasabi ko, si Herlyn Budol ay talagang pwedeng pang Miss Grand. So, dapat ba nating ipadala si Herlyn Budol this time? Feeling ko hindi. Kasi parang feeling ko masyadong gahul sa oras, parang masasayang dahil hindi ganun ka-prepared. So, mas gusto ko si Herlyn Budol manalo siya sa susunod na taon. Kung sasali man siya, gusto ko sa susunod na taon. Kasi talagang pwedeng-pwede talaga si Herlyn para dito sa Miss Grand. So, yon. At kailangan niya i-prepare yung sarili niya in terms of communication skills para mas kumabog pa siya. Kasi sa totoo lang, kaya niyang manalo kung complete package siya. Sa lahat ng aspeto, malalagpasan niya. So, kayang manalo ni Herlyn Budol. So, yon. So, para mahanda niya yung sarili niya, eh mag-prepare siya ng bonggang-bongga. So, tama yung sa susunod na taon kaysa ngayon taon kasi masasayang talaga yung laban niya. So, yun. And then, pangalawa, parang piling ko si Celeste Cortesi, yes, pwedeng-pwede naman. Well, experienced na si Celeste pagdating sa international pageant. So, nakarating na siya ng Miss Earth, nakarating na siya ng Miss Universe. And I think dito sa kaya niyang mag-top 5 talaga at kaya niyang manalo. Kaya lang tulad din ng kay Herlyn Budol, parang gahul sa oras. Kaya kung si Celeste ang ipapadala natin ngayon, parang feeling ko masasayang din lang. Kasi sa ganda ba naman ni Celeste, saka ang katawan ni Celeste, saka eksenadora. Pero mas gusto kong ipadala ngayon taon na to, syempre si CJ Opiasa. Kasi parang feeling ko si CJ, mas kabog ang beauty, mas kabog ang performance, mas kabog yung
kumbaga parang well-prepared siya kumpara kay Celeste. Kaya ni Celeste ipanalo ang Miss Grant, pero syempre iba pa din yung kay CJ Apiasa, lalo na ngayong gahol na tayo sa oras. Bakit ko nasabi to? Kasi si CJ, nagtitraining kasi siya ng pasarela. So, alam niya kung paano niya tuturuan o i-handle ang bawat sitwasyon na mamimit niyang kabugan dito sa Miss Grant. At dahil wala na nga oras at panahon, so parang feeling ko siya ang kandidata na masasabi mong hindi na kailangan mag-training, pwede na siyang lumipad dahil ready na siya. So, magpiprepare na lang talaga siya ng evening gown, mga gown, national costume na gagamitin niya para sa competition. Ayun lang naman. Pero sasabihin mo yung kailangan niyo mag-under training for Q&A, kailangan niyo mag-under training na well-prepared na ang CJ sa competition. Kasi marunong naman si CJ sumagot, kaya niyang bardagulan sa Q&A, plus maganda talaga ang katawan niya at performance level. Talagang masasabi ko, hindi mo na kailangan pang talagang maghanap or hindi mo na kailangan pa sasabihin mo na nako, maluloka ka kasi kulang ang preparasyon. Walang ganon. Pag si CJ Opiasa, talagang ready na at kayang pumalo sa Miss Grand International. So, kaya ako, kung may mga kandidata man dito, sana huwag silang magpanalo ng bago at walang experience kasi may hihirapan itong mag-prepared. So, parang feeling ko kung nandiyo dyan na si CJ Opiasa, si CJ Opiasa na ang piliin ninyo. Una, supportado siya ng mga Pilipino. Pangalawa, andiyo dyan na talagang, alam mo, makaka-eksena. Kasi talaga naman, kahit noon pa marami nagsasabi, very Miss Grand ang dating talaga ni CJ pag rumarampa, di ba? So marami nagsasabi na, ho, pang Miss Grand talaga yung atake niya at kaya niya talaga makipag-compete sa Miss Grand. So yon. So silang tatlo, talaga namang pwedeng-pwede para sa Miss Grand, kaya lang parang feeling ko nga kapos na sa panahon, sa paghahanda, kaya parang feeling ko dapat si CJ Apiasa na talaga ang ipadala. So dito pa lang masasabi ko sure win na yan kung andyan dyan si CJ at wala naman masyadong kalaban ng matitindi. At kung sakali mo sila tatlo ay magsabay-sabay, so kung nandiyan dyan si Celeste, nandiyan dyan si parang feeling ko si Celeste Cortese na to, diba? So yon. So syempre nakaka-excite dahil alam naman natin na talagang palaban naman talaga ang mga kandidatang Pinay, diba? Kahit na masabihin mo pa na si Herlyn Budol, si Celeste Cortese, o kaya ito nga si CJ Opiasa, parang feeling ko kahit sino naman sa kanila pwede, pero parang mas closer lang na dahil wala nang ang panahon, hindi na kailangan maganda, CJ Opiasa na, di ba? So malay ninyo, in the future sasali daw si Michelle Arceo, sasali daw si Yan Aduana, o malay mo naman, di ba, makuha natin yung golden crown sa kanila. So yon, kung silang tatlo, sino ang mas possible na makakapag-uwi daw ng corona? I think kung prepared si Herlyn Budol sa kanyang Q&A, sa kanilang tatlo, si Celeste, si CJ, I think si Herlyn Budol ang mas malapit na masungkit niya yung corona ng Miss Grand. So, yon. So, ang tabayanan natin, tingnan natin, kasi malapit na nga naman sa darating na next week, di ba? So, walong tulog na lang, magkakaalaman na sa press con ng Miss Grand International, Miss Grand Philippines na ilalaban natin sa Miss Grand International ngayon taon na to. So, yon. I'm so excited, syempre, para sa kanila. Hindi ko alam kung sino yung mga makakalaban pa nila, pero matunog ng pinag-uusapan si CJ Opiasa talaga officially candidates dito sa Miss Grand Philippines ngayon taon na to. So sabi nga nung wala na daw screening sa 18, wala na, diretso press con na. Actually, yung mga kandidata nila na nandiyan dyan, ayun na yun. Diba? So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? I-comment below mo yan para
at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon, so guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling at laban lang. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.